Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas, panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Tatlong buwan na lang, mag-iisang taon na si PBBM sa tungkulin. Sana after 1 year ni PBBM ay magising na siya sa mga estilo ng kanyang appointees kung anong ginagawa nila sa kanyang administrasyon. Sana ibalik na niya yung matitinong opisyal ng gobyerno na mga nagsiservisyo ng totoo sa gobyerno. Tanggalin na sina Rimulya, Katapang at Abalos tandem. Nakakasira sa imahe ng iyong administrasyon. Maraming magagaling na abogado dyan na sadyang public servants. Rimulya, mali-mali at pabago-bago ang sinasabi sa sobrang pasikat. Dahil unang pahayag pa lang niya sa Digamo case ay sinabi niyang matatapos na raw ang kaso. Ikalawa ang pagtawag niyang pugante na daw si Tebes na binawi din naman niya. Ang ikatlo ay ang 99.9% case closed daw ang kaso tapos ngayon ay hindi daw naman nakikipag-cooperate sa kanya ang sinasabing Marvin na mastermind din daw sa kaso. Kaya paano niya nasasabi na 99.9% solved daw ang kasong ito? Kaya naman ayon sa komento ng ating mga kababayan ay nauuna kasi ang pasikat at salita. Kaya naman nagkakawindang-windang, kaya hindi na siya pinaniniwalaan. Sabi pa nga, dapat less talk para less mistake din. At bago natin panuurin ang buong video, ay narito ang ilang mga komento mula sa mga netizens. Dapat palayasan sa Rimulyang bugok ang utak, isama na rin ng isa pang bugok na si Abalos. Yung dalawang yan, walang ginawang mabuti sa bansa. Kung palalayasan yan sa gobyerno, pwede bang isama na rin ng isa pang bugok? At nagpupulboron na presidente, sabi ni Maharlika. Yung mag-asawa na yan ay gumagamit, di lang tayo naniwala kay PRRD noong kampanya. Nabudol tayo ng mga Marcos. Ngayon, anong nangyayari dyan sa Pilipinas? Pare-pareho nilang binababoy ang justice system at mga Pilipino. Papunta na sa pagbagsak ang gobyerno, pag di pinalayas, ang mga greedy smugglers, sindikato, droga, sila nagpapahirap sa Pilipino. Dapat magkaroon ng people's power para mapatalsik si Marcos at ang mga kasamahan niyang demonyo, mga appointee, na wala sa hulog. Sobra na itong pinagagawa ng dalawang bugok na yan, Boyeng Rimulya and Abalos. Sorry, mag-resign na kayo. Huwag niyong hintayin. Taong bayan na ang magalit sa inyo. At sila mismo ang hihila sa inyong posisyon na yan. Mga walang kwenta kayo. Puro kayo daldal at kung ano-ano na lang ang pinuputak ninyo. Nahalatang halata naman na gumagawa lang kayo ng kasinungalingan. Nakakagigil na kayo. Parang anak niya lang, absuelto agad kahit napakabigat ng ebidensya laban sa anak niya. Ang narilib ang dumakip sa anak niya. Ngayon, ang kalaban niya, wala pang kaso, guilty na agad sa kanila. Di lang sa gorilla ang bugok, pati ang nagpaupo sa kanya bilang SOJ. Alam ng weak leader, binoto niyo pa, naglabasan tuloy bugok sa gobyerno. Wala, lutang yung dalawang sekretary. Katawa-tawa, may pattern ang pronouncements. Parang walang alam sa batas, nakakahiya. Dapat si Sara na sana ang presidente. Matulungan siya ng tatay niya na hindi na ulit kumalat ang droga at makulong sana yung nahulihan ng mariwana na taga Cavite na anak ng madaldal. Ito lang ang naging DOJ na mahina. Puro hearsay, puro media. Siguro may paano itong magsenador. Haha, wala kang pag-asa, bugok ka. Sa ngayon, hindi raw nakikipagtulungan si Miranda sa investigasyon. That's the usual behavior, criminally. Alam naman natin yon. Na yung mga mastermind hardly cooperate. Yung mga nagiging pawn lang talaga. Yung mga bit players o kaya yung mga ibang actors. Yan ang nagko-cooperate pero never really the man. More information is coming in about him. And of the people he worked with. So, everything continues. Actually, as I said earlier, the case is practically closed. Closed na yan. Save for a few details. Pero, we consider it solved already, that the masterminds and the actors, the participants are all already under custody, save for one or two, who maybe will still have to account for what they did. Some of them had to reaffirm their affidavits, let's put it that way. Ayan, meron pa kaming ibang cases na pinag-aaralan na ifa-file that will be very significant. So, patience lang. We will do what can be done with what we have and we have the information that we have, the evidence that we have,
there are cases that we can file that are not yet in the menu of cases that have been filed. Sir, should Douglas not come back to the Philippines and then there is an arrest warrant, issued to him and then we send the Interpol to catch him? What if he goes to a country that's not a member of the Interpol? Let's put it this way. The world will be a smaller place for him. It's going to be very hard to run away from the law. The world will get smaller as time passes because there are many cases that we have on the horizon that will make the world even smaller for him. Sir, with the Holy Week coming up, do you have a message to the supposed mastermind? You don't believe it? Repent. Bah. What else will he say? Jesus says repent. Diba? Repentance, diba? Ano eh? Time for us to look at our sins and to repent. Very possible. That's very possible. No one will escape scrutiny when it comes to this. Because as I said, it's a time for us to not only to repent, but to account for what we have done. And that's probably another message for the Lenten season for those who have committed environmental crimes. It's one step forward, one step backward. Two steps forward, one step backward. Kasi it does not really impose more work. It just reminds them and reminds us that we have a big responsibility as the prosecution arm of the government, that we have to live by our with our promise to never file cases that will not be won. We have to file cases where the Filipino wins so that the justice will be done. And we just want things to be looked upon with a higher standard. All of these prosecutions we have to raise the standard of prosecution so that people will be deterred from committing crimes. They know that if the prosecution is able to prove cases with a system that works, then crime can be deterred, which is really the object of all crime and punishment, is to deter the repetition of the same. Sinasabi po ng Tampo na pinag-aaralan nila na huwag na lang dumalo kung sakasakali nga po ma-file na yung mga reklamo against him sa PI kasi they feel na butong makaw daw po ang mangyayari at hindi daw po sila makakukuha ng patas na pagtingin. Ano po ang sinasabi niyo? We are objective in what we do here. It's not a question of impartiality, it's a question of objectivity on whether we are saying the truth, whether we believe we are serving justice. And it is not our job to be judges. Our job is to prosecute. That's what we do here at the DOJ. At pag sa mga PI, I cannot be threatened by remarks like that. We do not accept threats like that of not participating because the law will proceed as it should, with or without their participation, then we will force them to participate at some point in time. Anong masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.